Well guys, so magandang umaga no o hapon. Luzon, Visayas, Mindanao. Even sa ibang bansa no, mga kapatid, ako ang inyong online criminologist. Sumuling nagbabalik, Pulisia po. So kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat, no? So ngayon pag-uusapan lang natin ano nga ba yung petty crimes in the Philippines lang, no? Ibukod natin dyan sa ibang bansa kasi iba ang batas dyan. So, mayroong magkakapareho pero magkakaiba. Take note po guys, ha? Iba po ang batas dyan sa ibang bansa kaysa Pilipinas. Kaya kung petty crimes dito sa Pilipinas at may parusang ganun or provisional na parusa or tinatawag na maliit na krimen, maaaring sa ibang bansa ay malaki na ang parusa niya. So magkaiba po ang execution ng batas natin. Okay, lalong-lalo na sa mga under ng hari or hindi democratic country. Kaya laging nag... Pero pwede naman magkapar. Meron naman may pagkakaiba. Eh, meron naman pagkakapareho. No? So, yun. So, ano-ano nga ba ang petty crimes dito sa Pilipinas? So, local lang muna tayo, no? Yung mga nasa abroad naman, so, pwede rin kayo i-adapt ito. So, i-compare nyo lang. So, wala namang masama, no? Marami tayong viewers dyan sa Germany, United States, Saudi Arabia, halos lahat ng bansa may Pilipino o Pilipina. So, proud ako sa inyo. So, alam kong may oras din kayo para umuwi. O, yung iba naman, wala nang planong umuwi. Kasi nga, nakatamasa na ng medyo nakakaangat na pamumuhay dyan versus mo naman dito sa Pilipinas. Yung iba naman, magbakasyon lang naman. No? At by the way guys, huwag kayong mag tawag nito. Kung may kailangan kayo, crime assistant, huwag kayong magdalawang isip na mag-PM sa aking messengers. Pulisya po. At nire-recommend ko, isa lang ang hinihingi ko, mag-joint lamang kayo sa ating YouTube channel. Mag-joint po kayo. At mayroon po yung charge na one-time payment lang naman sa isang buwan na 129 pesos for your monetary support. So dati nahihiya akong manghingi dyan. Nahihiya kasi akong manghingi, no, o magpabayad. So ang as your support na lang, mag-join po kayo at i-PM nyo ako kapag joint na kayo. At sisikapin ko magkaroon ng slot or oras para i-assist kayo. So video call po tayo, no. Yun po ang pinapromise ko. Wala pa akong binibintang product. Hindi pa ako nagbibinta. So, crime assistant po tayo. So, sa mga natutuligsa o sa mga hindi maintindihan yung kung ano ang gagawin at walang abogado, walang malapitan, walang mapagtanungan, so, PM nyo lang po ako. At make sure na mag-member po kayo. Pag hindi kayo member, so mag-antay po kayo kung kailan ako mag-free para masagot ko. Okay? So, what is the petty crime of the Philippines? Actually, halos lahat ng common na crime dito sa atin ay petty crime. So, sabi nga sa survey, ang nabibiktima ng petty crimes ay mga 3%. So, ibig sabihin, sa 10 population, 3% nun nabibiktima. So, mataas pa rin, no? Ito yung mga listahan ng petty crimes, guys. So, theft, trespassing, pickpocket, carjacking minor vehicles, physical violence. So, halos lahat yan ay kasama. Yung mga common crimes, di ba? Na lagi natin naririnig dito sa atin. So, kaya mataas pa rin. 3%. So, pero i-versus mo naman doon sa 5-6, 20%, mas
mas mababa pa rin yung 3%. No? Parang nangutang ka lang sa bangko. Sa bangko, 1%. So, kaya mag-ingat pa rin tayo kasi mataas pa rin. Base yun po sa ano, ha, nag-research ako base sa 2021 or 2022 data ng PNP natin. So, medyo bumaba ngayong 22 kasi, pero maliit lang. So, ang penalty naman ng mga petty crimes, so nagidipindi pa rin guys, pero general na lang tayo, sa general, generic na lang tayo estimated na penalty or sentence ay nagre-range ito na pag sinabing petty crimes, ang mga penalty nito ay fine. Kaya, pangunahin yan. So, probation, yan yung mga penalty. Tapos, community service. So, mayroon ding siguro pagkakulong na below 6 years. So, ito yun, tinutukoy dito, yung probation. Ulitin ko agad, uli ha, ang probation po bago kang maka-avail ay kailangan mo ng final sentence. Yung nahusgahan ka na, you have a decision na ang sentensya mo ay 6 years below. Kailangan hindi lalagpas ha. Kapag nag 6 years 1 day yan, ayari ka, disqualify sa probation. So, kailangan 6 year maximum para makapag-apply ang PDL na probation. Ayan po yung probation na tinatawag. So, sa mga ibang katanungan regarding sa petty crime or sa crime assistant, so, alam nyo na gagawin nyo. O paano ba mag-members? So, kailangan, siyempre, nakasubscribe ka dito sa aking channel. Siyempre, hindi ka makakapag-subscribe kung hindi ka makakapag-member, kung hindi ka subscriber. I-click mo yung notification bell siguro, o na all, yan sa bandang kanan. Tapos, nag-join ka. May instruction naman yan. At kailangan, may pambayad ka ng 129 pesos. One charge lang po yan. So, hindi hamak na mura kaysa magbayad ka ng abogado sa consultation which is nag-ranking na more or less 2,000 pesos. Online lang po yan. Ha? Hindi po yan bayad sa abogado. Online consultation po yan or mga konsulta kayo. So dito, meron na kayong criminologist na at pagtatanungan sa halagang 129 pesos. At kung hindi kayong makatulog dahil sa meron kayong agam-agam sa inyong buhay o sa inyong relatives o sa inyong mga anak, so huwag kayong magdalawang isip. Mag-cash in kayo sa GCash nyo, mag-membership kayo, mag-join kayo for your... Hindi po yung bayad, ha? Hindi ako nagpapabayad. Ano lang po yan, is considered monetary support sa ating channel. Pero kung ayaw mo naman mag-member, ay di okay lang. Wala naman masama doon kung hindi ayaw mo. Wala namang mawawala sa iyo. Wala namang mawawala sa akin. Kasi yung video ko, yung channel ko, nandyan na yan. Ikaw, baka maraming mawala sa iyo kapag hindi ka naka-join. Kasi baka mamaya, nakatipid ka nga ng 129 pesos. Pero hindi ka naman makakain. Hindi ka naman makatulog kasi hindi mo alam yung gagawin nyo. Kasi yung anak mo, o yung immediate family mo, or ikaw mismo, ay hindi alam yung gagawin. Kasi ang akala mo ay aarestuhin ka na, makukulong ka na. So, malaking bagay po yun. Delikado po yun. Maaaring masira ang kinabukasan. Okay lang, kung sa'yo lang, no? Baka mamaya madamay pa yung ibang tao. So, yun lang yung inaalala ko. So sa akin, gagawin ko yung maaari kong magawa sa iyo. Maaari kong maitulong sa iyo para at least kahit initial, matulungan kita kung paano ang gagawin. Napaka-importante po yun. So marami na tayong na-assist na sa ngayon, yung iba nakakulong. Kasi po, hindi ko naman kaya sulit. Yung iba talaga,
nakalaya na. At yung iba nakatipid, daan-daang libo. Kasi po ang kaso ay kahit maliit lang yan, ay maraming impact, marami tayong dapat tingnan. Basta napakarami. So, depende na lang sa inyo yan kung ano ang kaya nyong gawin. Kung ano pa ang impact sa buhay nyo, kung ano pa ang impact sa family nyo, ano pa ang impact sa'yo, ano ba ang mawawala sa'yo. O kung magkakaso ka naman, ano ba ang future mo? Ano ba ang pwede mong gawin? At ano ba ang pwedeng mangyari? Dito, sa channel ko, hindi theory ang ina-apply natin. Hindi po theory. Yung realistic na nangyayari, yung experience natin na hindi mabayaran, no? Yan po ang pinakamahal na learning, yung learn from your experience. Either maganda man yan o masama or pangit. Yun po talaga ang priceless yan. Diba? So kaya pa, hindi ko na pahabain yung video natin. Maraming salamat sa inyong pag-join. At kung mayroon kayong tanong, yun lang gawin nyo. Maraming salamat. Ako po ang inyong online criminologist, Pulisia.